Hello, I'm Walter Tupas of Fight at kasama natin ngayon ang 2019 Bar Top Notcher na si Mae Diane Azores. Welcome to Fight, Mae. How will I call you, Mae or Diane? Diane na lang po. Okay, Diane. O Diane, nag-sync in na ba? Hindi pa rin po. Anong reaction ng parents mo nung narinig? Balita ko, umiyak ang mama mo. Opo, umiyak. Tatalunan po kami. And out of 7,685 na bar examinees, 2,103 passed. At isa kayo sa isa ka sa mga pinalad nga. At in fact, yung school mo ay mayroon pang isang nag-top notcher din, no? Top 3, if I'm not mistaken. Ano bang sekreto ng school nyo? I believe po yung support rin po ng school. Tsaka, syempre yung willingness rin po ng kada estudyante na makapagbigay pride sa school. Okay. Paano ang paghahanda ninyo? Maaari mo bang bigyan kami ng idea kung ano ang preparation na ginawa nyo ng UST Legazpi? Syempre po, before po nung start ng review po, pinagsasabihan na rin kami ng mga professors on how to review for the bar. May mga professors rin po kami na tinuturuan kami how to properly answer for the bar. So malaking factor po yun, nandiyan yung support ng professors. Tsaka during the bar exam itself, andyan rin po yung dean namin. Tsaka yung coordination po with UST Manila, binibigyan po nila kami ng free lectures, free last minute lectures. So okay. Malaking tulong rin po yun. Okay, saan ka nahirapan? Sa last Sunday po na exam. Ano yun? Anong... Remedial lo po. Ah, okay. Kasi wala po akong tulog. gusto ko po sana labor practice tsaka taxation. Maraming nagko-comment, sabi nila, halimbawa ni Grace Samarita, sana all CPA lawyers, sabi naman Miss Wiesel Villanza ng, sabi niya, ang daming CPA lawyers na nagtatap sa bar. In fact, nalala ko may taga Baguio rin na nagtap CPA lawyer din. Ano ba ang sekreto ng ng isang CPA lawyer? Yung ba ang track na maganda para maging isang bar top notcher? I think malaking advantage ng mga CPAs is may mga subjects sa law school na napagdaanan na namin sa undergrad. And one subject, specifically yung taxation law, yung mga non-CPAs, medyo nahihirapan sila i-grasp yung subject kasi medyo technical nga naman siya. Pero sa CPAs, medyo madali na lang yun. Kahit paano, mas madali. Kasi at least napagdaanan na sa CPA board exam, tsaka napag-aralan na. So parang review na lang siya. So malaking factor yun. Kung may top 3 tips ka sa mga student, law students, lalo na yung magtitake ng bar exams, ano yun? Siguro pray. Siyempre, pray talaga. Kailangan talaga dasalan ng sobra. And then discipline. Make a plan, make a study plan, and then stick to it. Okay. Kailangan mo talaga ng discipline. And mag-practice ng pagsagot. Listen to criticisms. And 'wag matakot na baguhin kung ano man kailangan baguhin. Maraming hindi nakapasa sa bar exams ngayong taon. Ano ang mensahe mo sa kanila? Siguro ang message ko na lang siguro may plano si Lord. May plano si Lord na iba. And just keep the faith if you really think that being a lawyer is for you. So just keep going. This is not the end of the road. And some people may see it as a failure, but you can always see it as a new beginning and a new challenge to take up. In addition, mayroon bang advantage yung pagiging isang state auditor mo? I understand you're working with COA, the Commission on Audit sa Bicol. Opo. Malaking factor po na supportive po yung employer mo sa pag-aaral mo. Mm-hmm. Very, very, very thankful po ako sa COA na binigyan po ako nila ng chance na makapag-leave para makapag-focus po ako sa bar exam. Mm-hmm. At saka, malaking tulong rin po kasi sa work namin sa COA po, nag-a-apply rin po kami ng legal principles sa paggawa ng mga findings. So ayun po, malaking factor rin po. Okay. Alam mo yung challenge kanina ni Senior Associate Justice Estela Perlas-Bernabe, yung 2019 Bar Exams Chair. Sabi niya sa kanyang mensahe,
mayroon kayong malaking responsibility, lalo na sa panahon ngayon, in this most trying time, sabi niya, you have the responsibility to fight for the cause of the oppressed, to advance the pleas of the helpless, and to inspire others as a leading example of integrity above all. Ano masasabi mo doon? Paano mo tututugunan? Yes, po, I definitely agree. Because the legal profession really has a big responsibility to the society. We are the ones who will serve as guardians of the people's rights amidst this chaos. So I hope lawyers will come together so that along with our frontliners, along with our medical practitioners, may we coordinate with them, join together, so that we will successfully defeat this virus. Okay. Alam mo, may nakikita tayo sa social media, sa TV, rinig sa radyo, na may mga cases ng human rights violations. Ano ang nararamdaman mo pag nakikita mo to? Yung mga balita tungkol sa mga ordinaryong tao na nahihirapan at ganito yung treatment sa kanila ng ilang law enforcers. Opo. Of course, it's very frustrating that at this time of days, these things are still happening. And even at broad daylight, meron talaga mga violations. So, I just hope and pray that the government, along with the law enforcement, will see that the real enemy here is the virus. And should there be any violations, I hope it is commensurate with the violations. The penalty that will be given is commensurate. Okay. Work so, from home ka? Yes po. Okay, so kumusta naman kayo, pamilya nyo? Okay naman po. Okay. Lahat naman po healthy, thankfully. Naimasmasan ng mama mo? Opo. Papa mo, kumusta? Anong sabi? Sobrang saya po. Mukhang mga achieve. Sige, continue. Kasi parang pinag-yayabang niya na talaga ng mga kapasako sa board. So, grabe rin yung Alam mo, achievers kayong magkapatid. Nabalitaan ko na cum laude rin yung kapatid mo, ikaw. Top ka sa class mo. Anong training ang meron ng iyong pamilya at mga achievers kayo? Siguro malaking factor yung support ng parents. Kasi yung mga parents naman namin, kung anong mga pangarap namin sa buhay, talaga nandyan lagi sila sa likod namin. So, yun talaga yung pinaka-motivation rin, yung makapagbigay kami ng pride sa aming parents. Ano ang mensahe mo sa iyong mga parents, sa iyong mga magulang? Thank you so much for all the support, and this is all for you. The success is for you. It's just the start of fulfilling my dreams for you, and I hope I make proud. Okay, good luck and congratulations, Diane. Thank you po. Okay, sige, ingat.